Okay, right yan mga kaibigan. Welcome back sa Rapido TV. At ito nga no, meron lang po tayong nakita na isang post ni Tintina Camilon na kapatid po ni Catherine Camilon mga kaibigan sa kanyang Facebook. Ano? At ito nga mga kaibigan ay talagang hanggang ngayon po mga kaibigan na 6 na buwan na po ay patuloy pa rin po silang naghihintay na makauwi itong si Miss Catherine Camilon mga kaibigan. At ito nga no, ang video na kanyang pinupost at mayroon din po siyang message na talagang ang pagmamahal po niya sa kanyang kapatid at yung ang pagkamiss po nila kay Miss Catherine Camilon, ito nga ay ginawa na lang po niyang post sa kanyang Facebook at parang mensahe na rin po no kay Miss Catherine Camilon, kung sakali man na siya po ay nandito pa sa mundo mga kaibigan. Kaya kawawang kawawa po itong pamilyang Camilon dahil nga sa hanggang ngayon no, hindi pa rin po nalalaman kung ano ba talaga ang nangyayari kay Miss Catherine Camilon, nasaan ba siya, kahit man lamang po no na mga palatandaan para po ay ayan po mga kaibigan ang mensahe po ni Miss Chinchin Camilo no. Talagang kayo po ay maaawa sa kanya pong mensaheng ito mga kaibigan. Napakasakit po talaga no bilang isang kapatid na patuloy pa pong umaasa na makita pa nila ito pong mahal nilang kapatid na bigla na lang pong nawala mga kaibigan. Kapatid ko, parang kailan lang magkasama tayo? Kalahating taon na simula nung umalis ka hanggang ngayon wala ka pa din. Miss na miss na kita. Sobra-sobra ang lungkot na nararamdaman ko hanggang ngayon na hindi ka pa din nakikita. Bigat ang araw-araw na nararamdaman ko pero tinatago ko lang yun palagi dahil hindi sila sanay na nakikita nila akong malungkot. Palagi ako umiiyak sa Diyos na sana dumating yung araw na bumalik ka sa amin. Alam niya yung araw-araw na iniiyak ko sa kanya kahit hindi ko na magawang magsalita. Mahal na mahal kita kapatid ko. Hindi ka nawala sa isip ko, lalong-lalo na sa puso ko. Simula pagkabata palagi tayo magkasama. At sana nandyan ka lang at hindi mo pa din kami iniiwan. Mag-iintay ako kahit gaano pa yun katagal. Grabe. Grabe mga kaibigan, ano? Mag-iintay kahit gaano pa katagal, no? Itong kapatid ni Catherine Camilon. Grabe po, no? Napakasakit po sa pamilyang Camilon dahil umaabot na nga ng 6 na buwan at hanggang ngayon nga wala pa rin po silang nalalaman kung nasaan nga itong si Miss Catherine Camilon, kung ito nga po ba ay buhay pa o talagang wala na po mga kaibigan, o kahit man lamang, no, na mayroon pong palatandaan, no, na may mga makikita, no, na bagay o anong part po, no, ni Miss Catherine Camilon, para po ay malalaman po natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya, kung siya ba talaga ay pinatay na at talagang wala na po siya mga kaibigan, no. Actually, mayroon po tayong napanood, no, na post sa social media na mayroon daw isang putol na paa na natagpuan po sa isang baybayin dyan po sa Batangas mga kaibigan, o park po ng Batangas, at sinasabi na hinihinalang paa ni Miss Catherine Camilon. Pero yun po mga kaibigan ay hindi po yun konfirmado dahil nga ay hinala lamang po nila yon dahil sa tingin po nila ay parang paa daw ng isang babae mga kaibigan. At hinihintay po natin, no, na maglabas po ng DNA, pero wala naman po mga kaibigan, wala pa rin pong DNA, no, update doon po sa paa na natagpuan mga kaibigan. Kaya hanggang ngayon nga, no, patuloy pa rin po na hinihintay ng pamilyang Camilon si Miss Catherine Camilon na makauwi po sa kanila. So napakasakit po, ano. Pero yun nga mga kaibigan, no, kung naalala po natin, si Senador Rapitulpo ay mayroon pong pangako dito po sa pamilyang Camilon
na ang kasong ito ay tututukan po niya, mga kaibigan, no? At hindi raw niya bibitawan hanggat mabigyan po ng justisya ito pong pamilyang Camilo, mga kaibigan. Pero yun nga, hanggang ngayon po ay wala pa rin po tayong update, no? Kung ano na nga yung pong balita doon po sa mga nakapile na kaso laban po kay Police Major Alan De Castro at kay Jeffrey Magpantay, mga kaibigan, no? Na alam po naman natin na doon po nga sa ginawa po na Senate hearing ay todo deny po, no, itong dalawang suspect, mga kaibigan, no, na dinideny pa nga ni Police Major Alan De Castro na hindi po sila magkasintahan ni Ms. Catherine Camilon. At yun naman pong si Jeffrey Magpantay ay dinideny din po niya na hindi daw siya yun pong sinasabi ng mga witness. Pero doon po sa sinasabi ng mga witness na mayroon pong tato sa binti yung tao na tumutok sa kanila ng baril, eh inamin naman po, no, ni Jeffrey Magpantay na mayroon nga po siyang tato sa kanya pong binti, mga kaibigan. Kaya marami po sa atin pong mga kababayan, no, na nagbigay po ng kilang kuminto na wala na nga pong iba kung hindi ay siya nga yon yung pong sinasabi nung pong dalawang witness. Para sa akin po, mga kaibigan, no, nasa 99% po na siya po yun, mga kaibigan, lalong-lalo na po, no, ay tinututukan pa nga niya ng baril yung pong dalawang witness. So ibig sabihin po ay malapit lamang po, imposible naman po na hindi siya makilala nung dalawang witness, mga kaibigan. At doon sa kanyang tato ay totoo naman po, no, ang sinasabi ng mga witness. Pero yun lang po, mga kaibigan, no, hindi naman inamin ni Jeffrey Magpantay, pero yun nga ang ating hinihintay, no, na mga update dito po kung ano na ba ang update po sa kaso. Mayroon na ba talagang naging improvement dito po sa kaso na isinasampa po nito pong dalawang suspect, mga kaibigan, no? Kaya ito pong pamilyang Camilon, patuloy pa rin po ang kanilang paghihintay, no? Kaya Ms. Catherine Camilon, kaya ay talagang kawawang kawawa po itong pamilyang Camilon, no? Dahil sa hindi man lamang po nila alam kung ano ba talaga ang totoong nangyayari kay Ms. Catherine Camilon, kung ito ba talaga ay wala na. Dahil wala po talagang palatandaan, mga kaibigan, no, hanggang ngayon. Grabe talaga, no, ang ginawa po nila dito. Kaya para sa akin po, dapat po talaga na mabigyan po ng tamang justisya ito at maparusahan po ang talagang gumagawa po dito, mga kaibigan. Dahil nga pagka ito po ay malusutan pa nila, eh siguradong gagawin pa nila ito sa iba pa, no? May mga biktima pa na ibiktimahin itong mga suspect na ito. Dahil nalusutan nila itong kaso na ito, so alam po nila ang paraan kung paano po nila lulusutan, mga kaibigan, ano? So dapat po ay gagawin po ng ating mga otoridad at yung ating NBI, no? Alam po naman natin, ang NBI ay gumagawa din po sila ng investigasyon sa kasong ito, no? Sana po, no? Sana po ay matagpuan, malalaman kung nasaan nga itong si Ms. Catherine Camilon at talagang makukulong po itong mga suspect na ito pag sila ay mapatunayan po. Dahil sa ngayon po, mga kaibigan, sila po ay suspect pa lang dahil nga ay hindi pa man po na patunayan sa korte na sila nga yung gumagawa. Pero base po, no, sa ating mga kababayan, sa kanila pong mga kuminto, ay kumbinsido po sila, no, na sila nga ito ang gumagawa. Lalong-lalo na po, no, na dinideny na magkasintahan sila ni Alan De Castro at si Catherine Camilon, na ang dami po na lumalabas, no, na mga pictures at may video pa, no, sa social media na naghahalikan nga sila, nagyayakapan ni Catherine Camilon. Ano bang ibig sabihin doon? Di ba, mga kaibigan? Pero dinideny po ni Police Major De Castro. Talagang iwas talaga si Police Major De Castro dito po sa kasong ito, mga kaibigan, no? Parang gusto niya na hindi
masali ang kanyang pangalan dito. At ito naman pong si Jeffrey Magpantay, tudo deny din po na hindi daw siya yung tinuturo ng mga suspect dahil wala daw siya doon sa lugar kung saan nga natagpuan yung pong sasakyan, no? Na doon nga nililipat yung pong isang dugoang katawan ng babae, mga kaibigan. Pero booking po siya doon sa tato ng kanyang binti dahil yun po ay isa sa patunay, no, na siya nga yun, mga kaibigan. At imposible po, no, na hindi makilala ng mga witness na malapitan lamang, no, tinututukan pa nga sila ng baril, no, ni Jeffrey Magpantay. So ayan po, mga kaibigan, no, si Senador Rapitol po ay nangako din po dito po sa pamilya ni Catherine Camilo na kanya pong tututukan. Sana po, no, at doon nga sa kanyang pangako na dadalhin po sa Senado ay nagawa naman, no, mga kaibigan. So sana po ay patuloy pa po, no, na tutukan nga ito ni Senador Rapitol po kung talagang gusto po niya, no, na mabigyan po ng tamang hustisya ito pong pagkawala ni Ms. Catherine Camilo. Sayang lang po, no, doon pong nangyari na dumulog nga sa Senado ang dalawang suspek ay nagkataon din po na si Senador Rapitol po ay nag-walk out, mga kaibigan, kaya wala po siya nung nangyari po, no, na inimbestigahan nga ito pong kaso po ni Ms. Catherine Camilo. Pero sana po, no, ay patuloy pa rin po, no, na tutulungan ni Senador Rapitol po itong pamilyang Camilo po, mga kaibigan, no. Kahit man po na tutulungan lamang po ni Senador Rapitol po sa kanila pong laban po dito, no, sa kaso, mga kaibigan, no, dahil mapira po itong pamilya po ni De Castro, mga kaibigan, no. Baka hindi po kakayanin, no, ng pamilya po ni Catherine Camilo. Kaya sana po, no, na kahit man lamang po, no, sa financial ay matulungan po ni Senador Rapitol po. Alam po naman natin may mga abogado din po Senador Rapitol po para po, no, mabigyan ng hustisya itong ang si Ms. Catherine Camilo, mga kaibigan. Yun lamang po naman ang atin po talagang gusto po na mangyayari dito. Hustisya po, no, para po sa ating pong kababayan na biglaan lamang pong nawala, no. At yun nga ay nagkataon na isang pulis po yung suspect at hindi bastang pulis dahil ay isang major at malakas din po ang kanya pong pamilya, no, sa lugar. Kaya, mga kaibigan, ay talagang pahirap ng pahirap po ang kaso na ito, no, dahil sa malakas po, no, malakas po itong sa police major Alan De Castro, mga kaibigan. Biruin mo nung siya po ay na kontem sa Senado, eh biglaan lamang po pinalabas din po ni Senador Bato sa kadahilanan na yun nga, mga kaibigan, magbakasyon ng isang buwan ang Senado. Pero para sa akin po yung nangyayari nga kay kanila ka Eric at Dr. Lorena Badoy, di ba? Hindi nga yun sana pakawalan ng Kongreso kung hindi lang nakikialam yung mga PIMIER, no, na nagbigay po sila ng suporta doon po sa dalawang angkor ng SDMNI. At ang kanila nga pong ginawa po sa kanilang manifesto ay palayain po ang dalawang kanila pong kinukuntim na angkor sa SDMNI. Kaya ay napilitan po ang Senado na palayain po, ano. Pero dito po sa kay Police Major Alan De Castro, ang dahilan po ni Senador Bato ay yun lamang po, no, na mag-vacation po sila ng isang buwan, mga kaibigan. So pinalaya po kaagad, no. So wala ding silbi yun pong pag-contempt kay Police Major Alan De Castro, mga kaibigan. Para bang ginagawa lamang na parang may something po, mga kaibigan, no. Parang mayroon pong nangyayari na iwan ko lang po, mga kaibigan, no. Kasi gano'n lamang po, no, na pinalabas yung po nga si
Kulis Major and Castro. So, mga kaibigan, kabaro, yun nga ang sabi po ng ating pong mga kababayan. So, kayo po mga kaibigan, ano ba inyong kuminto po dito? Meron pa bang pag-asa na itong si Catherine Camilon ay buhay pa? Makakauwi pa sa kanila na buhay mga kaibigan? So, pakicomment na lang po sa ating comment section. At mayroon ba tayong pag-asa na makamtan ang hustisya nito pong si Miss Catherine Camilon? Ayan po, no? Pag-comment na lang po sa ating comment section mga kaibigan. At hanggang dito lang po muna tayo mga kaibigan, no? At sana po, no? Ay patuloy pa rin po ito na imbestigahan sa Senado pag balik po nila, no? Siguro hanggang April 29 yung bakasyon ng Senado, di ba mga kaibigan? So baka sa May ay mayroon na pong nangyayari muli, no, na pag-iimbestiga dito at andyan na po si Senador Rapitulpo. So ayan po mga kaibigan, no, sana po ay mabigyan po ng tamang hustisya kung si Miss Catherine Camilo. Okay? Maraming salamat po at sa lahat po na patuloy na sumusuporta dito po sa akin po mga ginagawa ng mga reaction video at sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW. Palagi lamang po tayong mag-iingat, sana tayo naroon. At sa iyo po sa next video ko at God bless.